Okay guys, so ayan, meron na naman po tayong panibagong vlog and this vlog is about the unboxing and quick review or actually hindi pala quick review ito, bali talagang review po ito ng mismong product na ito which is the Bosch GCO220 Professional Cut-Off Machine 14 inches. Okay, so ayan, ayan po siya, halos kadarating lang po niya. Kabibili ko lang po nito and nabili ko po ito sa halagang 6,000. Okay, so sale lang po kaya po nabili ko siya ng ganun. Actually, free shipping lang po ito eh. Kasi kapag po may shipping fee ito nakasama, umaabot po ito ng 6,500 sa ating Shopee or Lazada. So ayan guys, yung seller free shipping po kaya nakuha ko po siya sa halagang ganyan. And actually, kung hindi ako nagkakamali, meron pa po akong ginamit na voucher dito para mas ma-less pa sa 6,000 eh. So it's like something 58 ko lang yata na bili ito total. So ayun guys, kung hindi ako nagkakamali, si Densis Hardware yata 'yun yung seller. Anyway, search ko na lang guys mamaya para makita ko sa inyo kung sino yung seller. Okay, so yan, nakikita nyo ba siya? Okay, so siguro guys, proceed na lang po tayo siguro nito sa video after kung ma-unbox dito dahil ang laki po nito. At ilalagay po natin siya sa ano, sa lamesa natin para makita po natin ang buo yung mismong product. Okay, so guys, balikan ko kayo. Okay, by the way, ako po pala si John and you're watching Pabansang Balag, Pabansang Baluga, PB Instincts Channel. Intro muna tayo. Hello guys! Welcome back to my channel. Okay, and awa po ng Diyos, meron na naman po tayong panibagong vlog. But before I start guys, please don't forget to hit the subscribe button kung hindi pa po kayo subscriber. And please click the notification bell para po updated kayo sa mga videos ko. Thanks in advance guys! Okay guys, so ganyan po ang itsura ng ating product. Okay, so yan, lapitan natin guys para makita nyo. Okay, so yan, meron siyang branding dyan na Bosch. And okay, so paikutan natin ang ating product para makita nyo po siya ng buo at wala po tayong maitago. Okay, so hindi ko alam kung ano yung red na yan pero mamaya guys aalamin natin yan. Okay, so yan, yan po yung electric plug nya. Okay, and yan guys, naka ano pa siya, naka anong tawag dito, naka cartoon pa, ganyan po ang packaging niya. And of course nakapatong po ito, ayan, kaya inalis ko lang po ito, nakapatong po ito dito. Okay, and ayan guys, so ito po yung ano niya, yung side niya. Okay, so may branding uli dito na Bosch. And ayan guys, ayan po yung ano niya, ayan po yung handle niya. And then ito po yung ano niya, yung side. Okay, so paikot po natin, siguro kakailanganin natin ng tagahawak po ng camera para po mabuhat natin yung unit. Okay, so tara. Okay guys, so tingnan natin yung sa likod. Okay, so yan ang likuran niya guys. Okay, yan po yung likuran niya. Okay, so meron din pong ano yan dito, meron din pong carton dito. Usually pang safety lang naman para hindi magasgas. However, dumating po ang unit na ito, medyo ano po siya, medyo ayan. Hindi ko alam kung normal ba yung merong ganyan. Yung parang merong what do you call that? Parang merong ayan, oh, parang fading na paint. Pero ganun pa man eh, hindi importante sa atin yan guys. Ang importante ay sana umaandar ang ating product. Anyway, ayun guys, tanggalin muna natin siguro yung ano, yung mismong mga karton-karton para matingnan natin kung okay ba. Okay, sandali, alisin muna natin guys. And of course, ito siguro yung pantanggal ng ano, ng lock. Tingnan nga natin. Okay, tama nga guys, ayan o, natanggal yung lock nya. Okay, so yun ang pantanggal ng lock. So pag ipipress nyo to guys, ayan, okay, pagka
pinupull ninyo palabas. Okay, so yan po, maglalock po siya noon. And then of course, pagka po babalik natin siya, balik lang natin ng ganyan, maglalock na po ulit yung ano natin, cutoff machine. Okay, so ito po, ito po yung specs niya. Okay, so Bosch Professional Bosch Professional GCO220. Ayan guys, ilang watts ba to? Meron ba nakalagay na watts to? So Germany Power Tools, made in China. Meron ba siyang watts na? Ayun, 2200 watts guys, ayan o. Okay, 2200 watts po siya. Okay. So ayan, yan po ang ating wattage sa ating cutoff machine na ito. Sa ibang watt, sa ibang cutoff machine eh, actually maliit pa nga po yan kasi meron po mga cutoff machine na usually nagre-range po sila ng 3000 watts. So yun, pero ito guys eh, ano lang po to eh, siguro alam ko basic model lang naman ito, kaya eh dahil trusted ang brand, trusted ako sa brand na Bosch, kaya yan guys, bumili ako nito. Actually, dalawa yung pinag-iisipan ko noon eh. It's either Bosch or yung ano kasi tawag doon sa ano yun? DCA po yata yun. DCA na brand. Kaso hindi po ako pamilyar doon sa brand ng DCA. Kaya umuwi pa rin po tayo sa kilala na, mas kilala na brand, which is the Bosch. Okay, so yun nga guys. Okay, ito eh palagay ko parang pag-control po ito ng speed. So, okay, ito po yung ating power. And palagay ko walang cold start to, or what do you call that, warm up start. So dire-diretso agad na nagaano to guys, umaandar agad. And meron pala tong free na cut-off wheel. Okay, so ayan guys, meron siyang 14 inches na kasamang cut-off wheel. And ayan guys, okay, so ayan po ang ano niya, kasama niya. And palagay ko guys, ito parang stopper ito ng mismong itong red na itong nakikita nyo ito. Pagka pinrest ko po kasi ito, makikita nyo po dito sa may looban, pagka po pinrest natin dito, parang i-stop niya itong cut-off wheel. Sandali guys ha, hindi nag-focus ang ating camera. Okay, yan guys, pagka po nag-ano ako dito, nag what do you call this one, pinipress ko siya ng ganoon, parang ini-stop niya po itong cut-off wheel. So palagay ko ito yung para mag-loosen yung cut-off wheel natin pagka papalitan na po natin siya. Okay, so palagay ko yun po yung use nito. Ngayon, tungkol naman po dito sa knob. Okay, so nahihirapan po mag-focus ang ating camera. Okay, so ayan guys, so napapansin nyo itong knob natin na ito, parang medyo old school pa yung what do you call this one, control arm ba ang tawag dito. Parang medyo old school pa dahil ngayon eh ang uso guys yung iniikot-ikot na ng ganun, na parang hindi na, wala nang kaproblema. So ito kailangan ginaganyan mo pa guys. So mamaya guys, papakita ko yung pagkakaiba nung isang cut-off machine na version ng ganito, para makita nyo guys kung ano yung sinasabi ko na mas friendling gamitin. Okay, so pero ganun pa man guys eh, hindi naman ganong importante sa akin yan once again. And of course eh, ito yun guys yung para quick release, parang quick release po ang tawag dito. Okay, so yan guys, para maalis na po natin agad sa pagkaka tighten ditong ano natin, sa paghawak sa bakal na puputulin natin. Okay, so dito naman guys sa pan checking, na parang pagka magpuputol po tayo dito, either 45 degrees man yan or 90 degrees man yan or diretso man yan eh, palagay ko makukuha niya guys kahit na yung size 2x2 ba, or kahit 4, siguro mga kahit at least 4 inches, alam ko palagay ko kaya nito eh sa itsura ng ano nito guys, kasi ano ang taas ng ano niya, ng height limit, no? And ayan guys yung spring. And ayun, wala naman pong masyadong special sa product na ito. Yun lang eh, medyo talagang ano siya guys, medyo may kabigatan. And ayun guys, ano pa ba? Ano bang masasabi natin dito? Ayun,
Okay, so pagka po adjust natin to at magpuputol po tayo ng 45 degrees, of course, ang gagawin lang natin is ito po yung i-adjust natin, itong mismong knob na ito, gagawin natin siyang ipo-45 degrees natin na gano'n instead na nakadiretsyong ganyan. So, ipo-45 degrees po natin siya para po makakat po siya ng sideways or pa-bend or pa-side na ganyan. So, yun po yung mga basic controls lang po siya. Wala naman po masyadong special na controls dito sa ano na ito. By the way, ito po pala yung ano niya. Ito yung, what do you call this one? For the adjustment of this dito. So, kunin natin guys para makita nyo. So, parang ala wrench po ang dating nito. Okay, so ala wrench. Nandito po nakalagay sa gilid dito. And then, pagka ito po yung pinaka-adjust dito, I think dito po yan, pinaka-adjust yan dito sa ating control arm. Ayan guys, oh. Ayan, nakikita nyo ba? Ito yung ala wrench natin na nakita. And ito po yung para mag-adjust yung control arm natin to the position that we want. So, kung paano natin puputulin yung bakal na, ano natin, na puputulin natin. So, yun guys, ang ano, yun lang ang ano natin. So, balik na natin to guys para makita nyo. Okay? So, dito siya. Dito ulit yan. And, yun nga guys, basic. Ayan. Yan yung cut-off wheel niya. So, palagay ko, ayan guys, o dito. Nakikita nyo ba to guys? Ayan o. Medyo malabo, no? Maglabo. Ayan guys, o. Nakikita nyo ba? Yung parang may stopper dyan na ano. Ayan guys. So, pagka po tinuwid ko yan dito, sa may parang red na ito, sa may control ng red na ito. Ang mangyayari guys is, pag pinrest ko to, tira mo dito guys, makikita nyo. Pag pinrest ko to, ayan, nakikita nyo ba yung movement nung ano, nung nakikita nyo po ba yung movement nung ito? Ayan guys. Oh. So, mag-i-stop po yung ating cut-off wheel para ma-ano natin siya, para ma-release natin siya kapag ka po nakapress po ito. So, meron po palang spacing itong cut-off wheel natin. Ayan guys, so, nakikita nyo ba ito? Ito. Ayan guys, nakikita nyo ba yan? Yan, yung spacing na to, ito. This is where, kung saan papasok ito. Yung parang ano nito, stopper. Para po ma-release natin itong cut-off wheel. So, yun guys, dito naman sa kabila. Tingnan natin yung kabila kung meron tayong adjust dito. Okay guys, so dito naman wala naman guys, wala naman ganong masyadong ano rito guys, wala naman masyadong special dito sa side na ito. Ayan guys, ayun, wala naman actually masyadong special dito, medyo ano to guys, medyo malambot na bakal to, ayan. Well, ano nyo ba? Nakikita nyo ba na medyo mauga? So parang protected, protective naman to. Na metal, protective metal lang naman to para dito sa ating cut-off mismong wheel. And ayan guys, so yun guys, I think we're done. Yan na po ang ating review sa ating cut-off machine. So siguro guys, hindi ko napapaandarin to kasi alam nyo naman na siguro ang itsura ng cut-off wheel na ito. At I mean, alam nyo naman sigurong paandarin ang cut-off wheel na ito. Yun nga, wala siyang yung ano, yung warm-up settings, or wala po siya yung low settings. Kumbaga, agad na po siyang high settings na talagang aandar na siya ng napakabilis. So, yun lang hindi ko napansin dito guys, hindi ko napansin yon na ano siya, na walang ganon. And ito yung control ng speed. So pagka gusto nyong dire-diretso lang at nangangalay na kayo guys, pindutin nyo lang po to at magtutuloy-tuloy po ang putol. Pero yun nga, syempre pinipress nyo po yan para pumaputol ninyo yung pinuputol ninyo. So yun guys, ayun, okay. So yun guys, kung meron po kayong questions, huwag po kayong mag-hesitate mag-comment. Try ko po itong sagutin sa abot ng aking makakaya. And ayun guys, nag-review lang po ako. Quick review lang po ito para po alam nyo kung ano ang itsura ng ating cut-off machine. Okay, so for the last minutes of our video, papakita ko na lang paikot ang ating product para pumakita nyo siya ng mas buo. Okay, so sandali guys, ilalapag ko siya sa floor para pumakita nyo siya ng
buo. Okay? So, sandali lang guys. So, yan guys. Ganyan po ang itsura niya. Actually, nilapag ko na lang po siya sa kama kasi para hindi po masyadong madumihan sa flooring dahil ang dumi po pala ng flooring namin. So, yan guys. Akala nyo, parang lit-lit lang, no guys? Pero malaki yan guys. Ayan, no? Tira nyo yung kamay ko. Okay? So, yan guys. Paiikutan ko na lang siya para makita nyo yung itsura niya guys. Okay? So, dito sa side na to guys. Ayan, may branding. Meron po tayong ito yung mga adjustable wrench, tama ba? Yung mga sinasabi ko guys. And then guys, yung ating saksakan. So okay, sandali guys, medyo mabigat yan. So yung saksakan natin guys is maybe siguro mga 1.5 to 2 meters yung haba. Okay, so yan ang itsura nya, paikot. So yun lang talaga ang ayaw ko dito guys is yung old school pa itong handle niya rito. And yun guys, so again ito protective ano bang tawag dito? Protective metal of the cut-off wheel. And ayan guys, mayroon pang papel pala oh. Ayan guys, oh, may papel pa yung ating cut-off wheel. Okay? So palagay ko dito rin tina-tighten dito guys, ayan oh. Kita nyo ba 'to? Ayan guys, ito. Ito. So marami palang use itong Allen wrench na ito kung nandito guys. Maraming use pala to guys ito. So marami palang use itong Allen wrench na ito. So this is also to unlock this ayan guys oh. Ayan guys, kita nyo. So siya rin pala yung mag-unlock ng ating what do you call this one? Ng ating mag-unlock ng ating cut-off wheel. And dito ito yung parang stopper natin para pag diniin ito guys, ayan oh, yung parang what do you call this pointer, pag diniin po natin yan dito sa stopper ng ating cut-off wheel eh. Ayan guys dito. Sa pag tinutok po natin ito dito, so that will make the that will be the stopper of this cut-off wheel. And then ayan guys ang ating ano niya, ang itsura niya sa side. So sandali guys, mabigat. Okay. Okay, natumba natin siya. Okay, so sandali lang guys, magpo-pause muna. Okay guys, so yan, again, yan yung branding na tinuturo ko kanina sa inyo guys. Okay. Tapos mayroong mga warning ano dyan. Ayan, mag-mask daw tayo. Pangalagaan natin ang ating kamay. Huwag daw natin yata siyang hawakan. Maglagay tayo ng mic, headset sa ating mukha, ay sa tenga, I mean, earphone para po hindi maingay. Mask of course, gloves, and of course ayan, mag-goggles din tayo syempre para for our safety. And ayan guys ang itsura niya sa side. Once again, yung ano niya, yung spring. And that's more about it guys. Mukhang okay na okay siya guys. Mukhang heavy duty ang dating ng product na ito, if you will be asking me. Okay, honest opinion lang to guys. Marami na akong nakitang cut-off machine eh, pero panalo guys, panalo yung ano nito. Panalo yung as always si Bosch, maganda talaga yung mga nilalabas niyang products. And ayun guys, wala akong masabi. So sandali guys, paikot natin ulit para pumakita nyo yung sa may likuran niya. Okay, so sandali, pause lang ako dahil gagalawin ko na naman at baka matumba na naman. So yan guys, yan po ang back part niya. Okay. So yan guys, ang hirap po mag-focus ng ating camera. Okay, so yan. And then yan, branding once again. So bali, tatlong Bosch ang nakita ko dito. Tama ba? Tatlong Bosch, mayroong Bosch dito sa gilid. May Bosch dito, may Bosch din dito sa side. So yan, tatlong branding po ang ating nakita rito sa Bosch cut-off machine. Okay, so yun guys, I think we're done. At kung meron po kayong questions once again sa ating product na ito, eh wag po kayong mag-hesitate mag-comment. Try ko po itong sagutin sa abot ng aking makakaya. Pagpasensya nyo na kung sakaling hindi nyo nagustuhan ang video na ito, eh at least guys, na-share ko lang sa inyo kung ano ang itsura ng cut-off machine ni Bosch, which is the GCO 220, 2200 watts na capacity. Okay,
So yun guys, thanks for watching. Keep safe everyone. Thanks be to God. Bye for now. Bye.